Bien. 8%. Wait lang ha. Wait. Yan. Okay, kita na ba yung screen ko? Tama ba? Yes, sir. Yes, okay, po. Sige. Let us pray muna. Lord God, maraming maraming salamat po sa lesson na ipagkakaloob niyo po sa amin ngayon. Kairan po ulit ng talino, lakas at galing sa pag-aaral, Panginoon. Pinapanalangin po namin, kiniklaim po namin na lahat po ng wala po ngayon, makakapiling na po namin sa susunod. Lahat din po ng hindi naka-enroll ngayon, Panginoon, kiniklaim po namin na magkakaroon po ng resources ang kanilang family, nang sa ganun maipagpatuloy po nilang kanilang formal education, Panginoon. Lahat po ng aming panalangin, pinapaabot po namin, inaalay namin sa inyong banal na harapan, in Jesus Christ's name, amen. Okay, let's begin. Okay, so orientation lang tayo ngayon. Ano? As you can see, 188 students kayo lahat-lahat dito. 187 students kayo lahat-lahat dito. Why? Okay? Kasi merge class to eh. Plus. Merong substitute class dito. Yung substitute class, yun yung sections. Wait up. Okay. Ang nasa loob nito ay yung 1.5 BSIT, 1.6 BSIT, 1.8 BSIT, at saka 1.3 BSP. Am I correct? Yes. Tama ba? Okay. No, sir. Ha? Hindi, yun pa lang yung isang cluster. Am I correct? Nandito lahat ng binanggit ko. Tama ba? Again, 1.5 BSIT, 1.6 BSIT, 1.8 BSIT, and then 1.3 BSP. Am I correct? Yes, sir. Okay. And then yung isa naman, yun yung substitute teacher ako dito. Oh. 2.1 BSP, 2.2 BSE English, 2.3 BSE English. Tama ba? Kayo yung nandito? Yes, sir. Yes, okay. Sir. So, ayan. Okay na ha? So, kasi baka mamaya magulat kayo bakit nasa 200 na tayo. Kasi nga ganun. It ran conflict dun sa ano eh. Dun sa schedule na 9 to 10 eh. So, might as well na i-cluster ko na rito. And then, meron yung Monday, Thursday, and Monday, Tuesday. Correct? Tama ba ako? Yes, sir. Okay. Ang mangyayari ngayon, sasapulin na natin lahat yan. Mamaya na magre-react yung mga conflict ha. Sasapulin na natin lahat yan. Meaning, ang meeting na natin is Monday, Tuesday, and Thursday. Why? Kasi technically, kulang tayo ng oras kung ang gagamitin lang natin ay yung twice a week na meeting for 6 weeks. Kulang yun ng oras eh. So, meron tayong dadagdag na oras. So, kung ganito rin naman na meron naman klase rito na Monday, Tuesday, and meron din namang Monday, Thursday. So, kunin na natin yung Monday, Tuesday, and Thursday. Now, originally, yung Monday, Thursday na schedule, yan ha, yung Monday, Thursday na schedule, dapat Monday, Thursday lang sila. So, may dagdag. Yung Tuesday ba na 8 to 9? Ay, na 8 to 9. Na 9 to 10. Pwede pa ba kayo? Yung Monday, Thursday na original na 9 to 10, ubra ba kayo ng Tuesday na 9 to 10? Sige, go speak up. Unmute. Go ahead. Okay, so sapul na yun Tuesday ha. Okay na yan. Next, itong mga merge class na second year, Monday, Tuesday yung original schedule nyo, correct? Tama ba? Yes, sir. Okay. Yung Thursday na 9 to 10, po. Available ba kayo? Yes, po. Okay. So, sapul na natin yan. So, starting January, ang klase na natin ay Monday, Tuesday, and Thursday, all 9 to 10. Okay? So, agree na tayo doon. Ngayon, kung meron ditong irregular student at hindi talaga uubra doon sa mga sched na yon, na nasabi ko, yung dagdag, message nyo lang ako, hit me up sa Facebook Messenger. Okay? So, doon nyo lang ako message, pwede mapag-usapan yan. Wala namang problema doon eh. Hindi ako maikpit sa attendance. Actually, wala nga. Oh, basta lahat ng, if it runs conflict doon, basta hit me up, message nyo lang ako sa Facebook Messenger. Okay lang yon, pag-usapan na lang natin. Okay?
Walang problema nga. Okay, Miss Bato, Glory D, walang problema yon. Okay, yun, walang problema yun. May work po ng Tuesday ginawa. Walang problema din yun, Mr. Tadeo, walang problema yun. Okay, basta hit me up sa message, sa messenger ko sa Facebook. Okay, so orientation na tayo. So kung mapapansin ninyo, PE class, dito sa NTC, simula nung nag-pandemic, alam to ng mga second year, simula to ng nag-pandemic, generic na yung lessons dito sa PE. So meaning ng generic, lahat ng kahit na anong in-enroll nyo, regardless ng PE ninyo, if say for example, PE 1 yan, 2, 3, and 4, kahit na ano pang course description yan, kahit na team sports pa yan, rhythmic activities pa yan, or contact sports pa yan, or individual dual sports pa yan, ay iisa lang ang tinuturo namin ng mga teachers ninyo. So ibig sabihin, generic class tayo. So kahit na saan kayo mapuntang teacher, ganun din ang ituturo kahit na ano pang PE ang na-enroll nyo. Okay? Sino ba ang galing na dito sa akin? Taas ang kamay. Yun. Yan, marami-rami. So kilala nyo na ako na hindi ako nag-check sa Google Classroom. Hindi ako nag-check ng output sa Google Classroom at tayo ay may Facebook group. So eto na, i-orient na natin. So buti na lang merong mga naging estudyante na ako rito. Ayan. So things to remember, mute upon entry. Protocol naman na yan. SOP na yan. PE classes are generic. I already said that. Okay. No face-to-face classes for PE. Maraming nagsasabi, maraming naiinis. Kami rin naiinis na dapat ang PE face-to-face. Lalo na kami. Ang common misconception ng mga students is this. Gusto lang ng mga teacher online. Bakit? Nasa bahay lang sila sumisweldo. That is not factual. Yan ang pinakaayaw na ayaw namin sa lahat yung nandito lang kami sa bahay, lalo na sa PE. Nakakabaliw itong pandemic. 2 years na tayong baliw. Imagine this, online class. Okay? And then, simula umaga may mag-message sa'yo, ganun ang tanong. Then, meron na namang magme-message the same question. Then, meron na namang magme-message the same question hanggang madaling araw. Nag-open ako the same question. Nakakabaliw to. Meron pa, na-discuss mo na meron ng video demonstration pa, etc. And then, ganun pa rin. Mali-mali pa rin yung gagawin. So it's kind of frustrating on our part na online class. Mas gusto, lalo na kami sa PE, gusto namin kumikilos kami. So, pare-parehas tayong nababaliw, but then again, we have to make the best out of what we have. Yan ang palagi yung tatandaan. You do not sulk. You do not complain. Kung ano yung nilatag sa atin, we have to make the best out of it. Ganon din naman sa trabaho eh. Ang eskwelahan na hindi yan education per se. No. Ang eskwelahan na hindi lang yan pag-aaral per se. No. Ang eskwelahan ay training ground sa hanap buhay. Kung anong ginagawa natin sa school, most likely, the chances are, ganyan din ang ipaparana sa atin ng mga boss natin pagka tayo ay nagtatrabaho na. So, ibig sabihin, medyo madugo sa trabaho, madugo sa work. So, pinaparanas na natin sa atin yung frustrations ngayon para under duress, kung kayo ay under duress of work, calm kayo. Ibig sabihin, kalmado lang kayo. Okay? So, gusto natin pare-parehas ng face-to-face, but apparently, we can't. Okay, so talagang kukunin na natin to at pagtatsagaan natin pag-aralan to at makuha yung kung ano naman yung physical activities na gagawin natin. Okay? To everybody, all capital, everybody needs to join our FB group. Super emphasis yung exclamation point. Sir, may I speak? Everybody po? Permission to speak. Ha? Hello po, yes. Sir. I'm raising my hand po, sir. Ayun, sir, regarding po dun sa Thursday, no, yung mga sumagot lang po kasi ng yes is hindi pare-pares kami ng course. So, how can we identify if it's gonna be majority po? Again, okay? Huwag niyong problemahin, kaya ako nga kayo ino-orient na ngayon eh. Maririnig niyo, maiintindihan niyo kung bakit okay lang. Mamaya, maiintindihan niyo. Okay, basta kung available yung significant number ng students doon sa additional class schedule na yon, then we will go ahead. Kung available yung kung hindi available yung mga ilang students doon sa class at
class na lecture na yun, na additional lecture na yun, okay lang, mamaya papaliwanag natin. Okay, huwag kayo nag-worry. Ang mga teachers nyo may puso para umunawa, meron tenga para makarinig, meron kaming bibig para kausapin, meron kaming isip para makaintindi. Alam to ng mga nanggaling na sa akin. Okay, alam to sure ng mga po. Ng mga naging estudyante ko na. Tama ba ako yung mga naging students ko? Hello? Yes, tama sir. Tama ba? Yes, tarantado pa si Saradina? Ha? Walang yaba si Sir Adina? Walang yaba? Hindi, di ba? Hindi naman eh. Ay, nako, hindi. Huwag kayong mag-alala. Mamaya, mayroon pa akong ipapakita sa orientation. So, you don't need to worry. Okay? So, balik tayo. Everybody needs to join our Facebook group. Everybody. This is for everybody. Hindi ako kailanman mag-check dito. Diyan. Hindi ako kailanman mag-check diyan. No. Negative. Tayo ay mag-check sa Facebook group lamang. Doon lang. Lahat ng mga output ninyo ay isasubmit nyo sa Facebook group. Paano isasubmit? Papaliwanag ko mamaya. Magsasubmit kayo sa Google Classroom. Ito-turn in nyo yung assigned task nyo doon. Backup copy lang natin yun. Pero lahat kayo ay magsasubmit sa Facebook group. Wala tayong GC. Kasi yung GC, rationally behind kung bakit walang GC. Kasi sa GC, matatabunan yun. Unlike sa Facebook group, may submission post. Magno-notify lang sa akin doon sa submission post na inag-submit na as comment. And then, che-checkan ko na yung work doon. Real-time pa ako nag-che-check. So, ibig sabihin, lahat kayo, ayan ha, paulit-ulit ko sinabi, ay magsasubmit sa Facebook group natin. Okay? So, tingnan natin yung Facebook group ninyo. Anong section ulit yung nandito? 1.1. Yung unahin natin yung isang merge class. 1.1, ano to? BS IT. Tama ba? Ito na nangalan sa class stream para makita natin. Ayan, oh, ayan, may announcement. Good morning, PE students. Welcome to our virtual class. Please be informed that we have FB groups for each sections instead of a GC. All outputs, engagement, info pertaining to this semester's lecture, tasks, modules, and videos will be found in our FB group. You need to join your respective sections FB group. All outputs will be checked in our FB group. These are the links of the FB groups of your sections that you are required to join up. Yung sub na class, meron na, ayan, no? Yan, 2.1 BSP, 2.2 BSE English, at saka 2.3 English. And then, itong BSIT, meron na rin. Ayan, no? Yung 1.5, 1.6, and then 1.8, meron na rin. So, eto yan. Okay? Click natin. Yan ang Facebook group ninyo. Wala pang submission post yan. So, 27 members pa lang nandito. So, ibig sabihin, wala pa halos nagjo-join. You join up. Okay? And then, yung nasa substitute class, members pa lang. Nasa 102 students kayo. So, paki-relay sa kanila. Sabihan sila na kailangan nilang mag-join. Sir, private po akong person eh. Sobra. Kaya nga hindi ako nagsosocmed eh. Private akong person. So, hindi talaga ako pwede dyan. Talaga mag-join ka. You create an FB account just for this solely. Okay? Sir, yun na nga eh. Mantakin nyo. Tingnan nyo nga yan. Public group, sir. Oh. So, ibig sabihin, pagka nag-post ako dyan, makikita ng kahit sino. Public group yan eh. Wala naman difference yun eh. Pagka nag-face-to-face tayo eh. Nag-face-to-face tayo, saan tayo dun sa NTC? Sa quadrangle. Dun sa may basketball court. Sino nanonood dun? Nanonood dun yung grade school. Nasa canteen. Nanonood dun yung high school. Nasa terrace. Ang nanonood yung mga college students nandun nasa bintana, nakasilip. Ugali ng mga college students yan. Sa NTC nakasilip. Lalo na pag kami mga magagandang PPE dun. Tapos tatawanan nila yung ginagawa ninyo. Walang difference. Ganun talaga. Again, paulit-ulit ko ito sinasabi.
Ang eskwelahan ay training ground sa hanap buhay. Hindi lang yan education or pag-aaral per se. So meaning, dito nyo bubuin sa eskwelahan yung karakter ninyo. Dito nyo bubuin sa eskwelahan yung tatag ng katawan ninyo, tatag ng pag-iisip ninyo, tatag ng dibdib ninyo. Ang hamon ng buhay ay medyo madugo. Hindi nyo kailangan mahiya. Kakapalan at kakapalan nyo yung mukha nyo talaga. Lahat ng inhibitions ninyo, tatanggalin natin. Isa sa mga importance ng PE yan. Lahat ng inhibitions ninyo. So, kaya tayo merong Facebook group na doon natin isasabihin. Isa pang reason bakit nagpe-Facebook group ay dahil dito. Eh, pili tayo ng mga tapos na Facebook group. Okay? Yan. So, katulad nito, cycle 2. Meron tayong submission post. Okay? Submission post. Ayan. Nakalagay dyan, yan, submission post. Inuna ko na tong announcement na to, yan, et cetera, et cetera. Sabay isasubmit ang week 1 and 2, sa end pa ng task nyo ng week 2, isasubmit yung pareho. Yan yung mga announcement bago nyo basahin yung task. Pakicheck din mabuti yung sinubmitan nyo na section dahil shared post ang submission post natin. So kung mapapansin niyo galing sa 1.1 BSBA itong submission post na to. Meaning once you click this, baka doon kayo mapunta, doon kayo mag-comment, doon kayo mag-submit ng task. Eh, ang section nito ay 1.2 BSBA. So, be wary. Okay, be mindful doon sa kiniklik ninyo, sa shared post to it. Okay? And then, eto na yung task. So, paano ba mag-submit ng task, sir? Ganito. Pili tayo ng isang task. Magko-comment kayo doon sa comment thread ng isang comment lang. Isa lang. Doon sa isang comment ninyo, nandoon na yung totoo yung pangalan dahil may Facebook alias kayo. Eh. Kung wala kayong Facebook alias, totoong pangalan pa rin yung ilalagay ninyo. Ayan. And then yung totoong section ninyo. Yung PE section ninyo. And then, magre-reply kayo sa sarili nyong comment. Lalagay nyo yung week 1. Ayan. And then, re-replyan nyo yung sarili nyong comment para naman sa week 2. Nagets? Hindi kayo magko-comment ng panibago para sa week 1 and week 2. Pwede rin to. Pwede rin to. Say for example, kinaptionan nyo na. And then do sa caption na yon kasama na yung week 1, pwede rin yon, walang problema doon. Okay lang din yon. So katulad nito, ayan, nasa papel lang niya nilagay, okay yan, walang problema diyan. Okay? Yan, week 1 niya. And then comment, replyan nyo yung sarili nyong comment para sa week 2. Again, re-replyan nyo yung sarili nyong comment para dun sa mga weekly tasks. Hindi kayo bubuo ng panibagong comment. Okay? Malinaw to. Nagegets nyo ba mga Mr. at Miss? Nagegets? Yes po, yes po. Yan. So, magre-reply kayo doon mismo sa first comment ninyo at dyan ko che-checkan. Once na like ko na yung unang-unang comment ninyo, ibig sabihin hindi ko na kailangan i-like yan. Ibig sabihin ng na-like ko na, na-checkan ko na. Ibig sabihin na na-checkan ko na, binubuksan ko kagad yung portal. Once may nag-notify, say for example, bibisitahin ko na yung Facebook, may nag-notify na meron daw nag-comment doon sa post ko, si Mr. Ortilio. So bubuksan ko ngayon yung portal. Kukunin ko ngayon yung section niya doon sa portal. Okay? Why kukunin yung section sa portal? Kasi gagradean ko kagad. Gagradean ko kagad yung portal. So, ang section niya ay 1.2, correct? So, 1.2. Prelim yun. Tama, weeks 1 and 2 yun eh. So, prelim yun. May nagpapa-admit na naman. Ayan. So, prelim yun. Hanapin natin si Mr. Ortilio. Ortilio yung apelido, tama? Ayun, nagradean ko na. Okay? Once nag-gradean ko na sa portal, kukunin ko ngayon yung class record. Kasi lahat kayo may class record. Okay? So kukunin ko ngayon yung class record. Bubuksan ko ngayon yung class record. And then, hahanapin ko si Mr. Ortilio. Ayun, ang grade ni Mr. Ortilio. So ganun ang kagandahan ng Facebook group as compared to the Google Classroom. Sa Google Classroom, open ka pa niyan eh. Mag-scroll ka pa. Ito real time sa dami ng estudyante na namin, 1000 students each kami. Hindi 'yun patawa, literal 'yun. So ito yung naisip ko na way. Ganito ba sa lahat ng PE teacher? No, ako lang yung ganito. Alam 'yun, alam na 'to ng mga galing na sa akin.
yung kagandahan nito ng Facebook group, yun yun. Real time, nakaka-grade tayo. Okay? So, ganyan ang gagawin ninyo. At ano pa napapansin nyo dito sa grades? Mga Mr. at Miss, ano napapansin ninyo? Mataas, sir. Anong taas? Over 100. 100. Hindi kayo kailanman magkakaproblema sa akin sa grades. Tatadtarin ko kayo ng 100. Balato ko na yan sa mga magulang ninyo na nagpapakahirap na igapang pa rin tayo sa pag-aaral in spite of us being in the A pandemic setting. Balato ko na rin to sa mga working students na nagtsatsaga at gusto pa rin mag-aral in spite of us being in a remote learning setting. 100 ang itatadtad kong grade sa inyo. Sir, may rubrics ka eh. Okay lang yun, walang problema. Di-disregard natin yung rubrics alang-alang doon sa 100 ninyo. As long as tama yung content. Sir, tignan nyo naman yung sinubmit ko, sir. Tingnan nyo naman to, sir. Ang ganda ng pagkakatype ko. Graphical presentation pa, sir. Oh. Ayan, tignan nyo nga to, sir. Oh. Kakainis naman kayo eh. 100 yan, sir. Tapos ito. Tapos ito, sir. Papel lang, 100 din. It's unfair. No, it's not. No, it's not. Now is not the time for competition, but rather it's the time for compassion. Dapat kang matuwa at magalak at meron kang kaklase na kahit na hindi niya katulad yung resources na nasa iyo na may MacBook ka, may tablet ka, may iPad ka, may cellphone ka, patuloy pa rin siyang ginagapang ng pamilya niya para siya ay makapag-aral. Dapat kang magalak at meron kang kaklaseng ganyan. So kahit na sa yellow pad niya sinulat yan, kahit na sa yellow pad niya sulat yan at submit sa akin, picturean at isubmit, walang problema doon, iwa 100 ko pa rin yan. Basta tama yung content, 100 yan. Sir, unfair. Kung ganyan rin lang, kahit na meron akong laptop, hindi na lang ako magla-laptop, gagayain ko na lang siya, susulat ko na lang sa yellow pad. Then go ahead. Okay lang. Pero again, reminder, paulit-ulit ko sinasabi, ang eskwela na training ground sa hanap buhay. Kung ano ginagawa mo, nakagisnan mo rito sa eskwelahan, yun ang malamang na ihatid mo sa trabaho mo. So kung magaling kang mag-present, graphical presentation, maahasa ka palalo, pagdating sa trabaho, marireward ka niyan. Do not mind mo nyo yung mga tasks ng mga ibang tao. Intindihin nyo lang yung sarili nyo. Magpasalamat ka sa Diyos, magpasalamat ka kay God na ikaw ay ganyan, okay, mga resources mo. At magpasalamat ka rin kay God na yung kaklase mo na yon ay patuloy na naninindigan na kailangan yung magpatuloy sa pag-aaral in spite of the lack of resources of their family. Okay? Mamaya dadaan tayo dyan, Mr. De Guzman. Eh, Fernando. Okay? So, ganyan. Ganyan ang pagsasubmit ng task. Sir, may video eh. Pwede bang link? Hindi pwedeng link. Hindi pwedeng link. Kailangan kitang-kita namin yung sinabit mo. Hindi ko papayagan yung link. So, kailangan may picture ka dyan. Kailangan talagang may... Kung video sinabit mo, kailangan ma-upload mo yung video as comment. So, huwag ka mag-video ng more than 5 minutes. Video ka lang ng mga parang TikTok. Pwede na. Walang problema dun. Kung TikTok style lang nilagay mo, fine, go ahead. Walang problema doon. Okay? So, yan ang pagsasubmit dito sa Facebook group. Kaya sa Facebook group tayo magsasubmit. Malinaw. Okay? So, merong questions dun sa pagsasubmit? None, sir. Hello? None. Ano name ko sa Facebook? Hindi, ano, nandun na. Nasa Facebook group nyo na. Nandun lang ako. Andun lang ako. Okay? Message nyo lang ako doon. Okay? So, lahat mag-join talaga sa Facebook group. Walang hindi. So, mag-create na ng account yung mga nag-deactivate ng account alang-alang dito sa Facebook group natin. Malinaw to. Okay? Next. Yung deadline daw. Asan ba yun? Balik muna tayo sa slides. Yan. Okay. Sa deadline. Ako yung teacher na hindi ako nagma-minus ng deadline. Actually, yung week 1, 2,
weeks 3 and 4, weeks 5 and 6. Pwede nyo nga i-submit lahat yan sa week 6 eh. Walang problema sa akin. You don't need to worry. Hindi ako nagma-minus ng late. Naiintindihan ko yan. Simula nung nag-pandemic, ganyan na ako. Ang mga teachers dapat mag-adapt eh. Hindi ako ganito pagka face-to-face. Pagka face-to-face, tarantado ako. Pagka face-to-face, nagpapa-corporal punishment ako, lalo na sa late. Diyan ako gigil na gigil sa lahat sa late eh. Isang example ng corporal punishment sa akin. Say, for example, nagkaklase na tayo face-to-face. Okay, so nagpapa-practice na ako, nagpapa-drill na ako. And then meron dumating kayong kaklase. Dumating yung kaklase nyo. Okay? Pagdating ng kaklase nyo, ang gagawin ko, papahintuin ko yung buong class. Oh, tama na, tama na. Sayo po kayo lahat po. O yung late, alika rito, upo ka sa upuan ko. Ayan, dito ka sa harap nila. Okay kayong lahat. Kuha kayo ng yellow pad. Lahat, tsaka ballpen. Ayan. Okay, ang isusulat nyo dyan, 1,000 times hindi na po ako malilate para dito sa na-late nyo kaklase. Ikaw na late, wala kang gagawin. Papanuurin mo sila. Ganun ako kawalang ya, ganun ako kasama. Ganun ako katarantado nung face-to-face. Unfair? No, it's not. No, it's not. No man is an island, eh. Hindi ka pwedeng mabuhay ng mag-isa lang. Kailangan mo ng kasama. So kung may kasama ka, meron kang responsibilidad. Yes, emotional damage. Meron kang responsibilidad. Meron kang responsibilidad. Hindi lamang sa pamilya mo, hindi lamang sa barangay mo, hindi lamang sa bahay nyo. Likewise, may responsibilidad ka sa katrabaho mo, may responsibilidad ka sa mga kaklase mo. Be responsible enough. Gusto nyo ba ganito? Gusto nyo ba ganito? Mag-a-apply kayo. Say for example, yung mga BSIT. So say for example, sa Ayala na mag-a-apply. Punta kayo sa tallest building sa buong Pilipinas, yung PBCom building sa May Ayala Avenue. So pinaakyat ka doon ng HR, sabi ng HR, na tinawagan mo, sige akyat ka rito sa 35th floor, dali mo resume mo, tsaka TOR mo. So dinala mo. So pinakita mo. Patingin nga. Ay, NTC? Ay, hindi. Huwag ka mag-apply dito. Palagi kayong late eh. Ganyan yung mag-graduate nyo. Ayaw ko nyan. Ito ka na. Gusto nyo bang mangyari yun? Dala nyo yung eskwelahan nyo. Habang nasa eskwelahan kayo, dala nyo yung eskwelahan nyo. Pagka-graduate nyo, dala nyo yung eskwelahan nyo. Be responsible enough. So, kung kinakailangan, kung pwede namang hindi malate, huwag kang malate. Yun yun. Ganun yun. Alam nyo, ang corporal punishment is punishable under CHED law eh. Kung sino man teachers, professors, instructor ang nagpapa-corporal punishment, pwede nyong isumbong at reklamo. Ako, 49 years old na ako eh. More than 25 years na ako nagtuturo. At napadala na ako sa kung saan sang opisina dyan sa lintik na corporal punishment na yan. Pero ginagawa ko pa rin hanggang nung face-to-face. That was 2 years ago. Ginagawa ko pa rin. Why? Kaya kong panindigan ginagawa ko eh. Be responsible enough. Okay? So, balik tayo doon sa question na wala, okay lang, hindi ako nagma-minus sa late. Simula nag-pandemic, naging mabait ako eh. Walang problema yan. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung walang deadline si Mr. Adina, ako yon. Meron tayong tinatawag na institution or NTC imposed deadline. So, meaning, kahit nasabihin kong pwede pa kayo mag-submit, pero biglang nag-post yung NTC na okay, hanggang dito na lang ang encoding ng mga PE teachers, kailangan sarado na yan. Wala tayong magagawa doon. Kaya kung kayo ay hindi na tinatanggap yung gawa nyo ng teachers ninyo, huwag kayong magagalit sa teacher. Merong kasing institution-imposed deadline, merong NTC-imposed deadline. So hindi man ako nagma-minus ng late, hindi man ako nag-demerit ng mga late submission, meron namang NTC-imposed deadline at yun ang susundin ko. Gusto mo ba hintayin ka namin? Pagka hinintay kita, hindi ko mababalidate yung grade. Pag di ko na-validate yung grade, bagsak lalabas to sa portal ng kaklase mo. Bumagsak sila dahil sa'yo. Be responsible, no man is an island. Kung yung prelim ay kailangan isubmit ng prelim, kailangan gawin ng prelim, then isubmit mo na, gawin mo na ng prelim. Kung ang midterm ay kailangan gawin ng midterm, kailangan isubmit ng week 4, gawin mo na yun, isubmit mo na ng week 4. Kung ang week 5 and 6, kailangan isubmit ng week 6, gawin mo na yun ng week 6. Isubmit mo na ng week 6. Huwag nyo nang isipin yung hindi nagpapa-deadline si Sir, so okay lang. Magkakaraming kayo eh. So para sa inyo yung ginagawa ko, look, pagka meron kayong teachers na terorista, dapat pasalamatan ninyo eh. Hindi yung, grabe naman yung teacher namin sa English, Sir. Alam nyo ba? Nagbigay ng assignment ngayon.
project pa. Tapos kailangan i-submit namin bukas. Walang iya yung teacher na yun. No, hindi yun walang iya. Pasalamatan nyo siya. Why? Kasi mas walang iya yung magiging boss nyo pagka nagtrabaho na kayo. So, tinitrain lang kayo ng teacher na yun para kayo ay maging matatag. Ang NTC students ay matatag. Sa lahat ng hamon ng buhay. Eh, ang napakahirap naman, sir. Hindi kaya yan. Mag-pray ka. Pray ka for God. Pray ka to God for wisdom. So, nag-pray na ako. Mahirap pa rin. Eh, wala kang tiwala sa Diyos. Nag-pray ka na nga. Eh, hindi ka pa rin nagtitiwala. Magtiwala ka. Kaya mo yan. Hindi naman bibigyan ng hindi mo kaya eh. Trust Him. Okay? So, okay na tayo sa deadline, ha? Next, engagement. Sabi ng NTC office, admin, huwag daw kayong makikipag-usap sa teachers ninyo. Huwag nyo raw i-message yung teachers nyo beyond 5 p.m. at saka weekend. Sa akin, hindi. Okay lang, walang problema. Alam ko, naiintindihan ko naman eh. Walang problema dun. Okay lang. Message nyo ako. Kahit madaling araw, sasagot ako. At naiintindihan ko yan na merong mga working students dito, madaling araw lang nakaka-engage sa task. So parang may semblance sila na semblance of belonging. May sasagot na teacher sa kanila. Sasagutin ko yan. Pero na lang yung mga times na talagang hindi ko na kaya, pagod na ako, antok na ako, so, yun ang hindi ko na kayang gawin. Pero sa abangan at aabangan ko kayo ng madaling araw. Checkan ko yung sagot nyo. May tanong kayo, sige, go ahead. Walang problema, hindi ako magagalit. Okay? Next, ang paggawa ng task. Sir, naka-uniform ba? Physical activities eh. Uniform ba? Hindi naman sa uniform ng NTC. Basta meron kayong mga fitness attire, pwede na yun. Walang problema doon. Kasi itong mga outputs natin, ay sinasubmit din yan eh, sa Ayala. Kinukuha yan. Huwag naman kayo nakachinelas o kung ano man, nakasando lang o kung ano man. Fitness attire naman. Be presentable naman. Okay? So yan yung mga ganyan ang mga kailangan nyong tandaan. Okay, dito. So, yung wala pa sa Facebook group, kailangan nyong mag-join sa Facebook group. Nasa ng Facebook group? Nasa class stream ninyo. Nasa Google Classroom, nasa class stream announcement ninyo. You join up. Hindi ako mag-check sa Google Classroom ng output. Magsasubmit kayo ng output sa Google Classroom, backup copy lang. Ako ay mag-check sa Facebook group. Okay? Lahat ng mga nang may mga sakit, yan. Ako ay napakabait sa lahat ng bagay. Mabait ako sa grade. Nakita niyo naman, tinagtad ko ng 100 yung section. Tama. Mabait ako sa engagement. Beyond 5 p.m. sumasagot ako. Tama. Mabait ako sa late. Hindi ko minamainasan yung late. Tama. Isa lang ako demonyo sa lahat yung may sakit. Pagka kayo ay may sakit, kahit na anong karamdaman yan, nagpabakuna, nagpabooster, nagpabunot ng ngipin, nagtatae, asthmatic, epileptic, sakit sa puso, bronchitis, bronchopneumonia, may scoliosis, may injury, kahit na anong sakit. Wag kayong gagawa ng task. Malinaw to, mukha na akong tanga, diba doon sa wag. Sa lahat magkakasundo tayo, pero dito hindi. Wag niyong ipilit. Lalo na kung buntis. Okay? So, ibig sabihin, walang gagawa ng task. Sir, may doktor po ako. Sabi ng doktor ko, may hika ako. Sabi ng doktor ko na kahit may hika ako, kailangan ko mag-exercise. Hindi ka mag-exercise. Sir, mas magaling ka pa sa doktor namin? Oo, ngayon. Why? Wala naman kayong school doctor dyan sa bahay nyo eh. Wala kayong school nurse dyan eh. Wala kayong PE teacher na kasama dyan eh. It's better to be safe than sorry. Huwag mong gawin. Huwag kang magtas. Message nyo lang ako sa Facebook Messenger. Hit me up. Bibigyan ko kayo ng alternative assignment. Malinaw to. At alam ko na kahit na sinabi ko na to, merong matigas ang ulo pa rin. Nagagawa at gagawa pa rin, pipilitin pa rin yung task. Mag-aaway tayo, makakatikim kayo sa akin ng mga salitang hindi mo. Medyo bad ang experience ko dito sa may medical concern. Kaya please, huwag kayong makulit, huwag matigas ang ulo. Pag merong sakit, huwag gumawa ng task. Malinaw tong sinabi ko. Okay? Malinaw at klarong-klaro. Yes? Ano yung it happened for a reason, Mr. Engracia? Ano yun? Hindi ko mag-getsa. Unmute?
Mr. Ingracia? Kanina pa po yun, sir, yung ano, salita nyo na nagagalit. Okay. Sige. Okay, so, yan ang mga tatandaan ninyo dito. Isa pa, merong mga school bukol talaga dito eh. Sobra, marami. Talagang ano, pabaya sa pag-aaral, ganyan. PE lang naman yan eh. Ako, simula nung nag-pandemic, hindi ako nang babagsak. Kahit nga hindi umattend eh. Promise, hindi ako nang babagsak kahit hindi umattend. Binibigyan kong 80 o 85. Pero simula nung one sem ago, hindi ko na pwede talagang gawin. Na-call out na ako eh. Kaya nang babagsak na ako. Ito ang patunay na ako ay nang babagsak. Huwag kayong umattend, babagsak kayo. Okay? Huwag kayong gumawa ng task, babagsak kayo. Ito ang patunay na ako ay nang babagsak. Ito ay mga previous sem. Okay. Pili tayo ng isa. So halimbawa ito, tapos na to eh. Ayan. Ano napansin ninyo? Mga Mr. at Miss. Meron pong fail, sir. Oh, puro 100. Meron failed. Nambabagsak talaga ako ngayon. Sir, working student ako eh. Sir, nag-alaga ako ng nanay ko eh. Sir, namatay ang kami. Ganyan, etc. Huwag niyong kakatwiran yan. Mapipikon yung teacher niyo. Tip ko sa inyo to ha. Ito, tip ko sa inyo. Pagka kayo nakikipag-usap sa teacher niyo, umamin na lang kayo, patatawarin naman kayo. Huwag niyo sasabing working student kayo. Why? 24 hours sa isang araw, imposibleng wala kang 5 minutes sa kanya. Sir, kasi madaling araw na ako umuwi, pagod na eh. Masarap mag-exercise ng pagod. Sir, grabe ka naman, napaka walang yaa mo naman, sobra ka naman. Hindi ako walang yaa. 4 semesters ago, hindi pa bicycle ang NTC. Meaning ng hindi pa bicycle, ibig sabihin, yung mga tasks na in-enroll, yung mga subject na in-enroll nila na sham nung 4 semesters ago, binubuno nila yung task na yon every week kasi weekly ang task ng NTC noon. So yung sham na subject na yon tinatapos nila weekly. Unlike ngayon, bicycle, tatlo-tatlo lang na subject kada cycle. Nung 4 semesters ako, hindi. Meron ako 5 students na pare-pare sila ng cases. 5 students, single mother, okay, working student pa at madaling araw lang nakaka-engage sa task. Lahat sila na-submit nila yung task. So huwag niyo sasabihin, no, never, yung ikakatwiran sa teachers ninyong may trabaho kayo. Magagalit lang yung teacher niyo na yun. 24 hours sa isang araw, imposibleng wala kang 5 minutes sa task. Sir, kasi ako, nag-alaga kasi ako ng lola, etc. 24 hours sa isang araw, imposibleng wala kang 5 minutes sa task. Sir, kasi namatay ang kami 2 years ago. Nagkaklase ako, nakalimutan kong i-off yung camera nun. Pero alam ko na may meron ng warning eh. Kasi the previous night, na hospital yung tatay ko. Tumatawag yung kapatid ko. Alam ko na yun. So akala ko na-click ko yung camera na off. Pag tawag niya, patay na yung tatay ko. Umiiyak ako nun habang nagkaklase. Hindi tayo pare-pares ng coping mechanism. Ano lang ibig ko sabihin? Yes, kailangan mong magluksa. Atay mo yun, nanay mo yun. Okay lang yun. Pero again, hindi ka naman 24 hours din na malungkot eh. Kahit na nasa lamay ka, tumatawa ka pa rin. 24 hours sa isang araw, imposible wala kang 5 minutes sa task. Imposible. That is highly impossible. Gawin nyo yung task. Time management lang yan. Pray for wisdom para magawa niyo yung task. Okay? Are we clear? Hello, mga mister? Yes, sir. Yan. Okay. So, alam niyo na yung pagsasubmit, ha? May submission post tayo sa Facebook group at ipopost ko na. Mamaya-maya, ipopost ko na. Pero, again, kung mapapansin ninyo, merong announcement dito sa taas. Ito yon. Inuna ko na tong announcement na to. Sabay isasubmit ang week 1 and 2. Madali lang yung week 1 eh. Sobrang dali ng week 1. Okay? Tatakil na natin ngayon. Sobrang dali ng week 1. Napaka-sobra.
enumeration lang. Merong module sa Google Classroom, click mo lang yung module na yon, lalabas yung module, then may reading materials, nandun na yung sagot. E-enumerate nyo lang. Okay, enumerate nyo lang yung skills sa table tennis, sa basketball, at saka sa volleyball. Wala nang definition, enumerate nyo lang. Ito lang ang answer, oh. Ayan lang ang week 1. So, madaling tapusin. Ibig sabihin, wala pang 1 minute, tapos mo yan, eh. Kung sa yellow pad mo ilalagay, huwag nyong isasubmit yan. Hindi pwedeng isubmit yan. Sabay, isasubmit ang weeks 1 and 2. Sa end pa ng week 2, isasubmit to pareho. Malinaw. So, ibig sabihin, kailan sasubmit? Sa January pa isasubmit. Yung unang-unang week ng klase natin sa January. Doon yung isasubmit. Pagkatapos yung gawin ang week 2. Ano ba ang week 2? Yung week 2 naman ay... Ano yun? Ayun. Yung week 2 naman ay table tennis. Bowling. So, ibig sabihin, merong instruction doon sa module. Ayan, ayan. Merong instruction sa module, pero if I were you, okay, if I were you, click nyo na lang yung link na yon na kinapi ko. Kasi nandun yung video demonstration nung table tennis. Okay? So, ito ang gagawin ninyo. Yan. 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 Pwede rin to. Yan. Pwede rin yan. Yan. Okay? So, ang gagawin nyo, ayon sa module, ang gagawin ninyo, 10 straight na walling. Kung hindi nyo makuha 10 straight, paulit-ulit yung gagawin. Bago nyo atakihin yung module, kaya kailangan nyo mag-activation drills tsaka warm-up. Ang warm-up natin ay generic na. Ito, ituturo ko na. Okay? Mag-i-stretching muna kayo to prevent injuries tsaka to activate your muscles at tsaka yung mga joints ninyo, yung katawan ninyo. Okay? So, ito ang activation, ang warm-up natin. Head muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 16 counts. 1, 2, 16 counts. 1, 2, 16 counts. 1, 2, 16 counts. And then kamay na. Head muna, then kamay. 1, 2, 3, 4, 16 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 16 counts. And then counter. 1, 2, 3, 4, 5, 16 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 16 counts. And then, hold your shin. Asan ba yung shin? Yung pagitan ng tuhod nyo, tsaka buto ng paan ninyo, yung pinakagulugod ninyo, may buto dyan. Yakapin ninyo, idikit nyo sa chan ninyo yung hita ninyo. 16 counts. Then, ganun din sa kabila, 16 counts. And then, counter nyo, pull nyo yung paan nyo sa likod, 16 counts. And then, 16 counts. And then, finally, katawan na. Kung huling-huli katawan, outstretch, 16 counts. Okay? After ng warm-up nyo ng static stretching, mag-dynamic activation drills kayo. Kailangan yan. So, dynamic activation drills natin, kung walling yan, kamay ang i-activate mo. So, mag-arm swing ka. Yan. 16 counts din. Mag-arm circle ka, 16 counts din. Yun na. Then, atakihin mo na yung task. So, gagawin mo yung task. Of course. Kasama. So, gagawin mo yung task. Okay? So, ginawa mo na yung task. 10 ang hinihingi. Ayaw. Ulitin mo, 10 ulit, ayaw. Hindi makuha, ayaw. Pagod ka na, mag-cool down ka na. Kung pagod ka na, mag-cool down ka na, tapos ka na ng araw na yun. Cool down natin, breathing exercise na lang, imbis na stretching din. Inhale through your nose, exhale through your mouth. Ha! Inhale, exhale, ha! Inhale, exhale, ha! Tatlo lang, huwag nyo lalagpas sa 5, mahihilo kayo. And then, pagdating ng Tuesday, ng January first week ng Tuesday, do it exactly the same way like you did on that Monday ng first day ng January para sa week 2. Ulitin nyo hanggang sa makuha nyo. Kung sa Monday pa lang nakuha nyo na yung 10 straight, hindi nyo na kailangan gawin ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sa January. Kung nakuha nyo naman ng, kung hindi nyo nakuha ng Monday, hindi nyo nakuha ng Tuesday, hindi nyo nakuha ng Wednesday, wala pa rin ng Thursday, pagdating ng Friday, palpak talaga, hindi nyo makuha yung 10, okay na yun. Wala nang problema. Gagreatan ko kayo ayon sa kapasidad din nyo. Do the task as conveniently as possible at your end. Okay? Anong hinihingi ngayon? Photos or videos. Hindi ko sinabing photos and videos. Photos or videos. So, ibig sabihin, photo lang pwede na. Video, okay lang. TikTok style ang video mo, fine.
photos or videos. Kailangan nandun ang mukha mo, nandun ka lahat, kitang-kita ka. Okay? Sir, yung photos, alam ko na yan eh. May mga classmate akong ano eh, niloloko lang yung mga teachers nila, lalo na sa PE. Kunwari, ginawa nila, pero hindi naman talaga sir eh. Pinicturan lang nila yung sarili nila na merong material, sawak, sinagis lang yung bola, picture. Pwede na yun, sir, sa kanila. So, ginago ka lang, sir. Alam nyo, kulang naman yung parameters ng computers ng teachers ninyo para malaman kung nagsisinungaling kayo o hindi. Totoo yan. Kulang naman talaga yung parameters namin para makilatis kung kayo ay ginawa nga yung task o hindi. Pero nagpe-pray lang ako palagi kay God na ginagawa yung task. At I trust Him na gagawin nyo. Be fit to combat COVID. Mag-exercise kayo araw-araw. Kailangan nyo yan. Okay? So, yun lang sagot ko dyan. Pinagpe-pray ko na lang palagi. At alam ko naman na nakikita rin kayo ng Panginoon. Gagawin niyo yung task. Sir, wala po akong table tennis. Wala akong bola ng ping pong din. Paano yun, sir? Gawa ka ng paraan. Ako, simula ng pandemic, pwede na sa akin yung shadow. Kunwari, nagti-table tennis. Kunwari, may bola ng basketball. Kunwari, nagdi-dribble. Nung pandemic. Pero ngayon, hindi. Since na skills work to, be resourceful enough. Bibili kami, sir. It's up to you. Bumili ka o hindi, manghiram ka, bahala ka, gawa ka ng paraan. Gawin nyo yung isang ginawa nung klase. Yung nag-grouping sila. Pero hindi by group to, individual performance natin. Bumili sila, patak-patak sila. And then, hiraman sila nung buong week na yun. Nakatipid sila. Sa palengke lang binili yung materials. At least nakatipid. Diskarte lang yun. So, kailangan nyo talaga ng materials dyan. Okay? So, yan yung, yes, improvise. Improvise talaga. Okay? So, kasama talaga yung warm-up sa photos or videos. Okay. Sir, paano ako late akong dumating? Hindi ko na-gets yung mga pinagsasabi nyo. Meron tayong video lecture post na nakapost sa Facebook group natin. Meron. Etong lecture na to, ipopost ko sa Facebook group ninyo. Huwag kayong mag-alala. So, ibig sabihin, merong video lecture post na mag-e-edit yun in progression. Ibig sabihin ng in progression, madadagdagan yung link ng video lecture na yun. So, ibig sabihin madadagdagan yung link, ayan. Ibig sabihin madadagdagan yung link as the semester progress, dadami. Ito yung orientation na ipopost ko sa Facebook group ninyo kasama tong lecture na to. Ipopost ko to sa Facebook group ninyo. Sa umpisa, pag makikita nyo yung post ko na yun, ganito lang, isa lang. Hanggang sa dumadagdag yung days natin, dadami yan. Nandun na lahat. Nasa Facebook group nyo na lahat. Nandun lahat ang sagot sa mga tanong ninyo. Ito pa, sinabi ko mag-message kayo sa akin kung meron kayong tanong. Bago kayo mag-message sa akin, panuuri nyo muna yung video lecture post na nasa Facebook group ninyo. Mamaya na ipopost ko. Nandun lahat ng sagot sa tanong ninyo. I-share ko lahat yan sa lahat ng Facebook group. Lahat-lahat. Okay? So, any other concerns ngayon? May questions tayo? Anybody? Sige, tanong. Hello, mga Mr. at Miss. Questions? Answer. Nandaw, sabi ni Ms. De Ramos. Sir, bali 3 meetings po dito, no? Oh, tama, 3 meetings talaga tayo. Kailangan yun. Nandaw, look, ito ha. Since na nakapag-orient na tayo, wag na kayong kung ano-anong mga reasons ninyo na ganito, wag na. Be responsible talaga. Wala kayong napapansin sa akin. Ano address ko sa inyo kanina pa? Anong tawag ko sa inyo kanina pa? Mr. and Miss. Kahit kailan, di ko kayo tatawaging anak o iho at iha. Why? Ia-address ko kayo as Mr. at Miss. Why? 2 or 3 or 4 years from now, professional na rin kayo eh. Graduate na rin kayo eh. Kumbaga, tatawagin na rin kayong sir at ma'am sa kahit saang institusyon kayo magtrabaho at magturo. So, I treat you as one professional. So, you better act like one professional.
ganyan ang trato ko sa inyo. Ganyan ko kayo nirerespeto. Hindi ko kayo tatawaging anak o iho at iha. Ganyan ko kayo nirerespeto. Mr. at Miss ang itatawag ko sa inyo. O Sir at Ma'am ang itatawag ko sa inyo. Why? Ganyan ako katiwala na kayo ay responsable. So you better act like one. Are we clear? Okay, mga Mr. at Miss. Yes, sir. Okay ba tayo? Yes, sir. Okay. Sir. Okay, sige. So may concerns pa ba tayo? Any other concerns? Sir, ask ko lang kailan po yung start ng discussion. Sa next year na, meron ng announcement, merong official announcement ng NTC, baka most likely around this morning bago magtanghali, na wala ng sync classes. Pero depende sa mga teachers nyo yan ha, baka mamaya mag-orient sila na katulad nito na first day. And then mag-a-announce na lang, no, wala na tayo bukas. Tayo, wala na tayo. Balik nyo yung January na. Bisitahin nyo na lang yung Facebook group nyo mga bukas at nandun, naka-upload na tong orientation na to. So mamaya ipopost na ng NTC yung announcement na wala ng klase ngayong week na to. Okay? Yes, go ahead, Mr. Mendoza. Sir, bali po mag-start po tayo na week 1. Kailan po? Today. January po or this Christmas? Okay, week 1 ngayon. Week 1 ngayon. Ay, ang week 1 lang naman natin, 1 minute lang gawa na eh. Diba? Orientation lang naman. Ay, enumeration lang naman eh. Ipopost ko yung lecture. Huwag kayo mag-alala, yung previous lecture ng mga klase ko para maintindihan nyo yung week 1 lalo. Ipopost ko naman sa Facebook group natin. Oh, sige, go ahead. Go ahead. Walang problema. Sige, pray na tayo. Pray na tayo. Okay. Lord God, maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pero po ulit na talino, lakas at unawa po sa lahat po ng mga subjects po namin. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.